Alas 12 na po ng tanghali at One Balita, Pilipinas na. Gusto mo bang maging matagumpay? Nako, may bagong research po na kailangan daw mag-isip tayo ng tulad ng isang scientist. Okay, hindi scientist ha. Scientist para ito ay makatulong po sa inyo. Paano ba yan? Hi there, Jason Kitan, your pambansang wealth coach. May bago na pong pag-aaral na kailangan po. We have to have a mind like a scientist. Ano ba ang mindset ng isang scientist? Ang mga scientist po, kasi ay kilala po sila na may pamamaraan sa pag-iisip na laging bukas ang kanilang kaisipan at impormasyon. Curious ba talaga sila? Mahilig silang mag-experiment. Para sa kanila, walang failure. Always learn from their mistakes and experience. Yan po ang kanilang way of thinking. Kaya it's very important. No? Ako naniniwala po ako talaga na napakahalaga po na kailangan sumubok tayo. No? Kung hindi tayo susubok, hindi natin malalaman kung mag-work. Kahit na napakaganda ng iyong business idea, pero pag wala kang ginawa, hindi mo malaman kung talagang epektibo to o hindi. Tama o mali. Kaya nga, unawain po natin ang difference po ng experimentation over perfection. May mga iba hindi po nakakasubok. Bakit po? Natatakot na mag-fail, natatakot na hindi mag-work, kasi gusto niya maging perfect muna. Ang mga scientists po ay nakatuon din sa trial and error, para malaman po nila kung ano talagang pinaka-epektibo. Kaya that's number one. Number two, ang mga scientists po ay open sa mga bagong idea. Hindi po sila close-minded. Paano ka makakadevelop ng panibagong produkto, serbisyo, o let's say invention kung ikaw ay nakasara? Ang ating mga isipan ay para pong mga tinatawag na parachute. Ang parachute po, kailangan po nakabukas para maging epektibo. Ganun din po ang ating isipan. Dapat maging bukas din po para tayo po ay maging progresibo. Kaya paano natin mai-apply to? Number one, stay curious. Huwag tumigil sa pagtatanong at paghahanap ng bagong proseso, bagong kaalaman, bagong teknolohiya. Pangalawa, huwag matakot na mabigo, di ba? Isipin natin na bahagi lang ang pagkabigo or the failure is part of the learning process. Pangatlo, trial and error. Yun nga sinasabi ko, test and learn. Subok-subukan po natin yung mga ibang strategy, trabaho, negosyo, no? Kung anong nag-work para mag-improve ang iyong proseso. Kaya kung ako, bakit ako naging matagumpay bilang isang negosyante at entrepreneur? Dahil nga, number one, I'm curious with new things. Number two, hindi ako natatakot na mag-fail. At number three, parati ako nagte-test and learn. Kaya kung gusto mo maging successful, mag-isip ka na parang scientist. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes. Matapos maghain sa pagka Davao City Mayor ang nagbitiw na Civil Service Commission Head Carlo Nograles, makakalaban niyang si former President Rodrigo Duterte, ipo-pull out daw ang kanyang Certificate of Candidacy. Usap-usapang magsesenador si PRRD. Mangyayari na nga ba? Sa Bangsamoro Region, 3 sa 4 na angkang kasapi sa isang political coalition biglang tumiwalag at lumipat sa partido ng MILF. Former Mayor Isko Moreno formal nang naghain ng kandidatura para makabalik sa pagka-alkalde ng Maynila. Governor John Vic Remulla formal nang inatras ang kandidatura sa Cavite at nanumpa bilang bagong kalihim ng DILG. At Willie Revillame, may posibilidad din bang tumakbo sa halalan? Basta, ito lang. Pag nandito ako bukas, tuloy-tuloy. Pag wala ako, mas malaki ang mga ambag ko sa bawat Pilipino. Init pa! Yan ang latest sa showbiz sinahan! Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosin. One Balita, Pilipinas! Magandang tanghali.
tanghali Luzon, Visayas at Mindanao, tatakbo nga ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagka-senador? Yan po ang balitang mabilis na kumalat kaninang umaga. At ito po ang aking napag-alaman. Sa pakikipag-usap ko sa telepono kay Senator Bongo, iginiit niyang hindi totoo ang mga balita. Hindi raw lilipat ng tatakbuhang posisyon si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagka-alkalde sa Davao City. Samantala sa aking pakikipag-usap naman kay dating Secretary Silvestre Bello III, tinawagan umano siya ni dating Executive Secretary Salvador Medel Dea para imbitahang tumakbo sa Senado. Magkikita raw sila ng dating Pangulo sa Manila Hotel kung saan naghahain ngayon ng kandidatura ang mga tatakbo sa pagkasenador mamayang alas 2:30 ng hapon. Alas 5 ngayong hapon ang deadline ng paghahain ng kandidatura para sa 2025 midterm elections. Tutukan ang kaabang-abang pang mga mangyayari sa COC filing dito sa 1PH at 1 News. Samantala sa Davao City pa rin, formal nang naghain ang kandidatura para sa 2025 elections ang mahigpit umanong makakalaban ng mga Duterte. Live mula sa Davao City, magbabalita si Bril Montalvo. Bril, ano ang update dyan? Cheryl, dito sa COMELEC sa Davao City, wala pa rin kumpirmasyon dun nga sa kumalat na balitang tatakbo na sa pagkasenador si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kakansilahin na niya ang kanyang naunang Certificate of Candidacy dito para pagka-mayor. Hain ng Certificate of Candidacy sa pagka-mayor si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama niyang nagpunta sa COMELEC nitong Lunes ang common law wife niyang si Hanelet Avancenia. Sa kanyang muling pagtakbo, nagbitaw ng pamilyar na babala ang dating Pangulo laban sa mga sangkot sa ilegal na droga. Lumayo na kayo. Ngayon na. Kung ako ang mamayor, mamamatay talaga kayo. Do not expect na pag mag-inkwentro tayo, bubuhayin kita. Nag-warning na ako sa inyo. Sakaling manalo, ito ang magiging ikawalong termino ni Duterte bilang mayor ng Davao City. Itutuloy raw niya ang kanyang war on drugs para sa kapayapaan ng lungsod. I just want a peaceful city. Kasi pag inabutan ko kayo, patayan talaga tayo. Pati yung human rights, sabihin ko na ngayon. Kayong dapat yung human rights, i-contact Manila kung sino itong problema na ito. Kasi mamamatay talaga yan. Running mate niya ang kanyang anak na si incumbent mayor Sebastian Basse Duterte na naghain na rin ng COC sa pagka-vice mayor. Actually, over the past few days, nagama kayo mga changes ng good, but bonan yung final yun ang mga naisip ko. Asa tanaw na mo mayo, komportable ra. So, nalipay ra pud ko nga kuan. Nga kaning mga tawhan na mga taga Davao, nalipay sila nga balik ang pinalangga nato former president or former mayor diri sa Davao City. Matunog namang makakatapat ng mga Duterte ang pamilya Nograles. Lalo pa itong naging maugong nang magbitiw na kahapon bilang chairman ng Civil Service Commission si Attorney Carlo Nograles. Naghain na rin ang kandidatura bilang re-electionist si Davao City First District Representative Paulo Duterte. Kung mananalo, ito na ang ikatlo at huling termino ni Pulong bilang kongresista ng lungsod. Ayon kay USC Political Science Professor Froilan Kalilong, importante sa mga Duterte na manalo ngayong darating na halalan dahil malaki ang epekto nito sa kanilang pagposisyon sa 2028 national elections. Kung sa Davao matatalo ang mga Dutertes, it will definitely create an impression to the public na mahina na ang mga Duterte. Mm-hmm. No? And this is the reason why gusto ni PRRD na siya yung hahabol. Kasi kung ang hahabol, maaring si Baste or anybody other than him, baka masingitan, baka lusot ang mga Nograles. And this is something that they don't want to happen. Cheryl,
Cheryl, alas 9 kaninang umaga nang dumating dito sa Comelec Davao ang mga Nograles. Si PBA Party List Representative Attorney Migs Nograles kakalabanin si Congressman Pulong Duterte para sa kinatawan ng unang distrito ng lungsod. Habang ang kapatid niyang si Carlo Nograles na nagbitiw sa pwesto kahapon bilang chairperson ng Civil Service Commission, naghahain din ang kanyang COC kalaban ni Digong sa pag-aalkalde ng lungsod. Running mate ni Carlo si Davao City First District Councilor Bernie Alaga. Yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat, Bril Montalvo. Sa puntong ito, makakausap po natin si dating Labor Secretary Silvestre Bello III. Magandang tanghali po sa inyo, Sec. Salamat po sa oras. Hi, Cheryl. Magandang tanghali naman. Sec, maaga po ang mga balita na kayo raw po ay tatakbo kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tatakbo sa pagkasenador. Ano po ba ang totoong balita? Sa inyo na po manggaling. Ang totoo, Cheryl, ay na nakarating sa akin ang balita na si former President Duterte ay tatakbong mayor. Mm-hmm. Okay? So, yun ang unang balita na narinig ko. Pero just recently, mga 3 hours ago, may balita na iba na ang tatakbuhin niya. Hindi na mayor, kundi senador. At pinarating din naman niya na pag tumakbo siyang senador, gusto niya ako makasama. Mm-hmm. Yun. Paano po? Paano po nakarating sa inyo itong balitang ito, Sec? Nakarating sa akin sa dating Executive Secretary Major Bea at yung dating Secretary ng si Juni Basco. Opo. Gusto daw ako makasama ni Pangulong Duterte. Oh. Yun, oh. Kaya ako naman, alam niyo naman, ang hirap tanggihan ng ating dating Pangulo. Uh-huh. Pero, siyempre, magpapala muna ako sa mga sa pamilya ko. Tinitignan ko rin yung aking situation. At pinag-aralan ko po kung hindi ko pwedeng tanggihan si dating Presidente Duterte. But you only have until today at 5 p.m. to decide. Pero yung pong pagtakbo sa pagka-senador ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ibig nyo pong sabihin ay hindi pa rin sigurado. Kanina po ay magkausap tayo sa telepono at sabi nyo po ay nakatakda kayong magkita today? Opo, magkikita po kami. Medyo ko malalaman kung talagang tatakbo siyang senador. At mga anong oras? This is confirmed, Secretary, that you will meet with him. Yes. Yes, so that I will be seeing maybe between 2 to 2.30 po. Uh-huh. Ano po ba ang sabi sa inyo ni dating Executive Secretary Medialdea? Talaga daw po bang buo ang desisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo na sa pagkasenador? O nag-iisip pa rin po kung magwi-withdraw siya as mayor and run for Senate? Yun ang hindi namin napag-usapan, Cheryl. Ang napag-usapan namin noon, na sinabi ni dating Pangulong Duterte na kung tatakbo siyang senador, gusto niya ako makasama. Uh-huh. Ayun. Pero yung lately, yung 2 days ago, almost 2 days ago, nabalitaan ko nga na nag-file na siya ng Certificate of Candidacy bilang mayor ng Davao City. Uh-huh. So sabi ko, wala na yung possibility of his running for Senate and also asking me to join him. But lately, nagtawag na naman na baka raw magbabago ang isip niya at tatakbo siyang senador. At alam mo naman, pagka kinausap ako ng ating dating Pangulo, matagal na po ang pagsasama namin at mahirap tanggihan ng aking kaibigan na dating boss ko, Department of Labor. So mamaya nyo pa lamang din po malalaman kung talagang desididong mag-withdraw bilang alkalde ng Davao City na kandidato si dating Pangulong Rodrigo Duterte at kung tutuloy nga siya sa Senado. Kung tutuloy po siya, kung malalaman natin mamaya kung tutuloy, kung i-withdraw niya, kasi marami ng balita na nakakarating sa akin na nag-withdraw siya.
bilang kandidato para mayor. Pero hindi ko pa sa may nakakausap mismo, so hindi ko po ma-confirm kung talagang nag-withdraw at tatakbo na siya pagka-senador. So kayo po ay tatakbo sigurado na sa pagka-senador or only if he's gonna run too? Pagka nagtumakbo siya ng senador at ako'y kinausap, gaya na sinabi ko, Cyril, mahirap tanggihan yung matagal ko ng kaibigan since 1964 at okay. Naging boss ng 6 na taon. Again, confirm po, saan at anong oras po kayo magkikita ni Pangulong Rodrigo Duterte? Siguro between 2 to 2.30, Cyril. Saan po ito, Sec? Sa Manila Hotel ang usapan namin. Confirm po yan. Hindi pa wala pang apa. Hindi pa umaatras. So anytime wala, now, pupunta na po kayo. Pupunta ko, siyempre. Opo. Sec, maliban po sa inyong dalawa ni Pangulong Rodrigo Duterte, sino pa po ang makakasama nyo sa meeting? Wala kong alam ng kasama namin. Basta ang alam ko, makita lang kami. Siguro yung pag-usapan namin kung anong plano niya at para sa kanya at para sa akin. Well, makikibalita na lamang po kami muli. Marami pong salamat sa inyong oras, former Labor Secretary Silvestre Bello III. Magandang tanghali po. Ang dating magkakampi, magkalaban na. Ito na ang kwento sa Maynila, kasunod ng paghahain ng kandidatura ni former Mayor Isko Moreno. Para sa detalye, magbabalita live si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, malapiesta ang naging pagsalubong ng mga taga-suporta sa pambato ng Aksyon Demokratiko na sina former Manila Mayor Isko Moreno at running mate na si Chi Atienza dito sa filing center sa Maynila. Sa ambos interview, sinabi ni Moreno na taong bayan na mismo ang humiling sa kanya na bumalik sa pwesto. Sa kanya kasi pag-iikot, napakaraming mga hinaing daw ang idunulog sa kanya ng mga Manilenyo. Kung tutuusin, siya pa raw yung parang nag-ghost ng dating running mate at ngayon makakalaban na niya sa pagka-alkalde ng Maynila na si Mayor Hany Lacuna. Higit isang taon na raw kasi silang hindi nag-uusap, hindi gaya dati na lagi siyang iniimbita at kinukonsulta nito. Pero naniniwala raw si Yorme na pagkatapos ng eleksyon, babalik sa dati ang kanilang ugnayan. Dahil sa opisyal na paghahain ng COC ni Yorme, tatlo na ang pinakamalalaking pangalan na maglalaban-laban sa lungsod ng Maynila. Si Mayor Lacuna na miyembro ng Lakas CMD, si Moreno na pambato ng Aksyon Demokratiko at si Tutok Tuwin Party List Representative Sam Versosa. Sa Vice Mayor, laban ng Servo at Atienza naman ang tututukan. Sa pagkakonsihal, naghain na rin ng COC ang anak ni Yorme na si Joaquin Domagoso sa District 1. Sa Distrito 3 naman, nag-file rin ng COC ang blogger na si Mocha Uson na tututukan daw ang paglaban sa korupsyon. Yan ang latest mula dito sa Maynila, Cheryl. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza. Muling susubukan ng kilalang negosyante at online personality na si Rosemar Tan pamulaklakin na pasukin ang politika. Ito ay matapos maghain ng Certificate of Candidacy sa pagkakonsehal sa 1st District ng Maynila. Pero agad itong umani ng batikos. Para sagutin niya, magkakasama natin live dito sa studio si Rosemar Tan pamulaklakin. Magandang tanghali sa iyo, Rosemar. Thank you for coming. Yes, ma. Thank you rin po sa pag-imbita. Ayan. Okay, pag-usapan natin itong pagpasok mo sa politika. Though, this is not the first time, ano? Yes, ma. Sinubukan mong tumakbo sa pagkakonsehal din noong 2022. Well, unfortunately, ay hindi ka nanalo. Ano yung napatutunan mo dun sa experience na yon? Sa totoo lang po ng 2022, parang pinush lang po nila ako na tumakbo. Pero never po ako nakapangampanya or never akong nag-ikot-ikot or house-to-house kahit isang beses dahil po buntis ako noon. And May po ako nanganak noon. Ay, tamang-tama. Talagang yes, wala. Po. So it was during the campaign period, yun yung pinaka-delikado na dapat nagpapahinga na ang isang buntis. And first baby ko rin po yun. And syempre, takot po akong kumapaano siya. So nag-focus po ako noon sa pregnancy ko. So this time, you decided to run again. Talaga bang gusto mong tumakbo? Kasi noon, sabi mo, nakumbinsi ka lang. Yes po. Pero ngayon naman po, napa-oo lang din po nila ako. Medyo may nag-push lang din po ulit sa akin. Pero by this time, sabi ko, hindi naman po ako buntis.
So, possible na kayanin ko naman po ngayon. Mafokusan ko po talaga. Pero ano ang napakapag-oo sa'yo? Kasi, di ba, sa pagpasok sa politika, sinasabi naman ay hindi naman pwedeng daanin lang sa pakiusap or sa pag-push. Kailangan buo yung loob mo. What really made you decide? Kasi napaka-busy mo na, di ba? Sa negosyo mo, sa pag-vlog mo. So, ano ang talagang pinakadahilan mo na talagang sige, magsisilbi ako sa taong bayan sa Maynila. Sa totoo lang, sobrang busy ko po talagang tao. Pero kahit po busy ako, iba-ibang lugar po pinupuntahan ko. Luzon, Visayas at Mindanao sa pagtulong sa mga tao. And sa ngayon po kasi, pera po ng skincare o pera po ng brand ko yung ginagamit ko pong pangtulong po sa mga tao. And yung pong nag-push siya rin, isa po kasi sa sinabi niya na mas marami kang tutulungan kapag ka nakapwesto ka. So yun lang po talaga yung nagpa-oo sa akin. Kasi sa totoo lang, ayoko po talaga sanang pasukin dahil alam ko pong magulo and delikado po ang politika. Mm-hmm. Ano ang sabi ng iyong pamilya na talaga pinayagan ka ba talaga or matagalan ba itong pagpapersuade sa kanila? Yung mama at papa ko po, syempre natatakot para sa kaligtasan ko po. And syempre yung asawa ko nung una ayaw po talaga niya, pinipigilan niya po talaga ako. Eh sabi ko nga po, mas marami akong matutulungan kapag po nakaposisyon. Syempre alam naman po natin na may budget po ang gobyerno sa pagtulong sa mga tao. Pero isa lang po yung sinisigurado ko, yung baka nga po pati sahod ko dun, eh mapunta sa pagtulong sa mga tao. Mm-hmm. Eh, okay. Sa first district ng Maynila ka, tumatakbo yes, bilang konsehal. Yes, masikip ba, mainit ba ang labanan dyan sa pagkakonsehal? Di ko po alam kasi ako naman po, matagal na po ako nag-iikot-ikot and naririnig ko naman po yung mga tao na parang Rosmar, ganun. Kaya yun po yung mas nagpapalakas po ng loob ko para ipagpatuloy. At doon sa inyong distrito, kung ikaw ay pala rin, ay ano ang magiging concentration mo? Saan ang magiging focus mo? Siyempre, una-una po yung kalusugan po ng mga senior citizen. Kasi nakita ko na bakit nila ipo-focus ang pang-maintenance na gamot kung wala po silang makain. Siyempre, mas po-focusin nila yung para pang tawid-gutom sa araw-araw. Eh, meron nga po isang lola doon lumapit sa akin, sabi niya, pagamot mo ako ha, please, pagamot mo ako kasi wala nang tumutulong sa akin. Parang nakakaansakit po sa dibdib kasi. And siyempre, yung anti-littering law po, mas gusto ko pong paigtingin dahil alam naman po natin na ang baha ay para po yung sunog na pwede kang walang maisalba. Lalo na yung mga senior citizen po na parang hindi na makatayo, bedridden na ganyan, super nakakaawa, pwedeng kumitil ng buhay. And kung mapapaigting po yung anti-littering law, mas darating po yung point na mas malinis po ang Maynila. Mm-hmm. Ang District 1. Oh, so District 1 ba? Bahain ang lugar? Yes po, kasi alam naman po natin sa lahat naman po ng lugar sa Pilipinas, lalo na po sa Tondo, medyo wala na pong mga puno eh. Puno mm-hmm. na po building, bahay. So, kailangan po natin mas mapaigting ang bawal magtapo ng basura kung saan-saan. Para po maiwasan yun, syempre mas kailangan natin takutin yung mga tao na parang kagaya sa Taiwan, marami pong CCTV na kung saan pag nagtapon ka, dadamputin ka talaga ng pulis. Mm-hmm. At pwede nilang i-trace kung sino yung nagtapon doon. So sana po, ganun din po yung mangyari dito sa District 1. Ano ang paghahandang ginagawa mo para mas maintindihan mo ang takbo ng politika at paano yung talagang pagiging public servant? Sa totoo lang po, marami po akong mga kaibigan na senador, mga mayor, marami naman po akong laging nakakausap simula pa po noon. And dahil po dyan, pangarap ko rin po kasi dati maging isang abogado. Gusto ko po dati maging medical legal kasi graduate po ako ng medtech. So, lagi nga po nila akong pinagtatawanan, medtech ka pero tatakbo ka. Ang sa akin po, marami po akong mga nakakausap lagi na nasa public servant po. So, akin, ipupush ko to. So, darating naman po yung time at ngayon po, pinag-aaralan ko na rin po talaga. Mm-hmm. Okay, kilala ka sa beauty products mo, Rosemar, ano, at pagiging vlogger. Pero may mga issue rin na ang ginagamit mo lang ang pagtulong mo para sa content mo. So, ang masasabi ko po dyan, 10 years old pa lang po ako, tumutulong na po ako. Wala pa nga po yata ang social media nun. So, nasa puso ko na po talaga ang pagtulong and naubos na po yung pera ko before. Natira na lang 20,000 sa pagtulong po sa mga tao. Yung nagsisend na parang wala nang ginagatas yung anak nila, kape na, wala nang laman yung lata ng kanilang gata. So, super sakit po sa puso. And kung iniisip man po ng iba na ginagamit ko lang po ang parang pagtulong as content, sana po gawin din po nila. Nang sa gayon, mas marami pong taong natutulungan. Mm. Gusto ko lang makahikayat ng mga tao na mas tumulong sila kasi yun yung ginagamit ko na content na hindi naman po lahat pinopost ko sa social media. Minsan meron ako mga kasalubong sa daan, di naman para, teka, bibidyuhan ko muna, hindi po ako ganong klaseng tao. May mga pinopost mo ako, may mga hindi. And sa akin po, mas maganda, ganun na lang po sana gawin lahat ng vlogger or ng content creator. Pagtulong na lang po. Kasi bottom line, may natulungan pa rin po, di ba? Mm-hmm.
Okay, nag-viral. I'm sure nakita mo na to at ginawang meme. Yung interview mo noong nag-file ka nga ng COC, sinabi mo na hindi ka naman bobo. Pero importante, syempre may kaalaman ka. Though kanina sinabi mo na naghahanda ka na. Anong masasabi mo sa mga ganitong klaseng pagbabash or sanay ka na? Sanay na po talaga ako kasi sabi ko nga po noon palang binabash naman ako. Hindi pa po ganun sikat, may mga basher na. And hanggang hindi naman po sila nagpakain sa akin, nagpaaral sa akin. Wala naman po akong pakialam. And ngayon naiintindihan ko po sila na pinagtatawanan nila ako kasi sino ba naman ako para hindi nila pagtawanan sa nangyayari po ngayon. Pero yun nga po, darating yung araw na I'll make sure po na magiging proud po sila sa akin. Okay, sabi ng mga basher mo, hindi pa huli ang lahat. Pwede ka pa raw umatras. Ano ang masasabi mo? Ang sa akin po, pinupush ko lang po talaga din to dahil gusto kong mas maraming matulungan at alam kong mas marami po akong matutulungan kapag ka nasa pwesto na po ako. So ngayon po, tutuloy-tuloy ko pa rin po ito. Wala po akong planong mag-back out. Mm-hmm. Nakahanda na ba? Paano ang kampanya? May kanya-kanyang gimmick yan eh. Kayo ba nag-iisip ng mga ganong gimmick? Paano ang magiging sistema ng pangangampanya na this time, sabi mo nga, during that time, you were pregnant, you didn't get to go around. Baka hindi rin alam ng mga kadistrito mo na doon ka pala nakatira sa distritong yon. So ngayon po, tuloy-tuloy pa rin po, syempre gagamitin din po ang social media para mas malaman nila. And ngayon po, dahil po sa ginagawa nilang pangbabash sa akin, mas marami na pong may alam, natatakbo po ako. Mas marami, sila na rin po yung tumulong sa akin, yung mga basher na rin po ang tumulong para mas malaman po ng tao na nag-file po ako ng COC. Panghuli, if you get to win, kung naging sakali mang palaring ka, ano ang iyong maipapangako na hindi mapapako, Rosemar, sa mga kadistrito mo? So ako po yung tao na pag nangako, never pong napako kasi hindi na lang po ako mangangako kung papakuin ko lang din po. Una, syempre yung mga senior citizen po, gamot, maintenance. Dahil tulad nga po ng sabi ko, mas priority nila ang pagkain kaysa sa kalusugan nila. Anti-littering law, mas paiigtingin ko po. At syempre, hindi lang po yun. Gusto ko po sana magkaroon ng feeding program weekly man lang po sa Tondo. Kasi nakikita ko na marami pong tao nagugutom doon. And syempre po, yung edukasyon po ng mga kabataan. Dahil alam ko po na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Pero ngayon po, mas pinaprioritize nila ang pagkain. Dahil bakit ka pa mag-aaral kung gutom ka naman? Syempre, diba? Gusto ko po magkaroon ng mas libreng edukasyon para sa mga kabataan. At syempre po, gusto ko pong yung mga vendor po na nasa kalsada, hindi po sa gusto ko silang paalisin dahil para mas malinis po ang kalsada. Gusto ko pong ma-relocate sila dahil ang hirap po sa pakiramdam na para silang NPP or no permanent pwesto na anytime pwede silang tanggalin doon. Nakakaaway, hinihila yung mga kariton nila, hinihila yung mga tindahan nila. Gusto ko po na magkaroon sila ng permanent na pwesto kung saan sa una ilibre muna sila ng renta. Then kahabang kumikita, dahil sino ba namang negosyante ang hindi kumikita. So ngayon po, pwede na po silang singilin ng minimal na renta lang. At least meron po silang permanent na pwesto na hindi anytime kabado ka na baka tanggalin, mayari ka, magkakaso ka, ayun po. Pag ninegosyo, naisip ko lang, ano, kasi magaling ka sa negosyo, tingnan mo naman kung gaano kakalaki. Yan ba ay something na tinitingnan mo na ma-encourage na maging negosyante? Di ba? Yung yes, mga SMS, MSMEs, di ba? Na bigyan mo sila ng tip kung paano mo makakapagsimula ng sariling negosyo sa maliit na puhunan. Sa totoo, sa Rosemar Brand, wala po akong marketing staff or marketing team. Sariling utak ko lang po yung pinapagana ko kung bakit ko po napalakas. So sa mga taga-Tondo, mga District 1, gusto ko po silang suportahan sa pamamagitan po ng paninimula po ng pagnenegosyo. Kasi for example, binigyan ko sila ng ganto, binigyan ko ng ganto. Kung hindi ko sila hihikayatin na matutunan kung paano magnegosyo, mauubos lang po yung perang yun. Dahil ang expenses natin ay tuloy-tuloy at ang gastusin po ay tuloy-tuloy talaga. Kaya kailangan po nila ng tuloy-tuloy na income para po ma-sustain po yung lifestyle nila. Alright, well, we wish you all the best. Thank we'll you see. So much. Ano, okay, if you'll make it this time. Thank you for making time. Thank you po, maraming Rosemar. Salamat din. Thank you. Susunod, Cavite Governor John Vic Remulla, formal nang nanumpa bilang bagong kalihim ng DILG. Singer-songwriter na si Kai Del Rio, iparirinig ang kanyang mga bagong kanta dito sa studio live. At singer-host na si Lilet Esteban na gumaganap na si Nanay Gloria sa Ang Himala ni Niño. Makakasama rin natin dito sa studio live. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. We'll be right back.
pagdating ng mga naghain ang kandidatura sa Tent City Manila. Manila Hotel. Para sa update, makibalita tayo live kay One News correspondent Pauline Versosa. Pauline, sino-sino na ang mga naghain sa huling araw ng filing? Yes, Cheryl, magandang hapon. Nandito nga tayo sa Tent City sa Manila Hotel para sa ikawalo at huling araw ng filing of certificates of candidacy para sa 2025 midterm elections. Kaninong umaga, medyo matumal yung pagdating ng mga filers, pero nasa mahigit 15 na rin ang nakapaghain ng kanilang COC para sa senatorial at party list race. Kabilang na nga dyan, si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Nasasabak muli sa senatorial race bilang independent candidate. Kung matatandaan natin noong 2022, tumakbo na rin siya pero nag-withdraw rin 12 days bago ang araw ng eleksyon dahil hindi raw maganda ang kanyang performance sa survey. Pero ayon kay Marcoleta, handa na daw siya ngayon at wala nang atrasan. Cheryl, sa kabila nga rin yan ang kanyang pag-question sa COMELEC dun sa kanilang naging 18 billion peso contract sa South Korean tech firm na Miro Systems. Pero sabi ni Marcoleta, ang kanyang paghain ng COC today ay katibayan ng maasa siyang magiging tapat at malinis ang paparating na eleksyon. Bukod sa kanya, may ilang individual na humabol rin dito sa Tent City. Kasama na dyan ang ex-whistleblower na si Peter Advincula alias Bicoy at former Congressman Leonardo Verceles na parehong tatakbo bilang senador. Nandyan din ang mga party list, kabilang ang SIBAC, Kababaihan at United Frontliners. Pero ang inaabangan talaga natin is yung paghain ng kandidatura ng dating senador na si Kiko Pangilinan na tatakbo sa ilalim ng Liberal Party. Senate comeback ang target nga niya matapos matalo sa vice presidential race noong 2022. Pero ang isa pa nga inaabangan natin, Cheryl, no? Isa kung talaga bang darating si former President Rodrigo Duterte dito sa Manila Hotel. Yan ay matapos lumabas ang ilang mga balita na ikakansela niya raw ang kanyang pagtakbo bilang mayor sa Davao City at tatakbo na lang bilang senador sa midterm elections. Sa ngayon, hindi pa ito nakukumpirma ng kampo ng dating Pangulo, pero base sa ating mga narinig, maaaring dumating daw si Duterte dito sa Tent City mamaya alas 2:30 ng hapon. Magsasara ang COC filing mamayang 5 p.m. at bawal na ang substitution. Pagkatapos niyan, pwera na lang kung ito ay dahil sa death or disqualification. Kaya naman tuloy-tuloy lang ang pag-monitor natin dito. Pero sa ngayon, Cheryl, yan muna ang latest dito sa Tent City sa Manila Hotel. Balik sa iyo. Maraming salamat, Pauline Versosa. Sa San Juan City, naghain na ang re-electionist na si Mayor Francis Zamora. Para sa update, may live report naman si Mobile Journo Denise Valdesancho. Denise. Cheryl, full force nga dito sa San Juan, ang team makabagong San Juan na pinamumunuan ni San Juan City Mayor Francis Zamora sa kanilang paghain ng Certificate of Candidacy dito sa COMELEC sa San Juan City. Bandang alas 8 kanina, Cheryl, nang magdatingan ng kampo ni incumbent Mayor Francis Zamora sa Santuario del Santo Cristo Parish. Nasundan ito ng tinatawag nilang symbolic march papuntang COMELEC San Juan office. Kasama ni incumbent Mayor Zamora, ang dati ng kasamahang Vice Mayor Attorney AAA Agkawili, maging ang mga konsehal nito mula District 1 and 2. Nariyan din ang basketball star na si James Yap na tumatakbo muli sa pagkakonsehal ng unang distrito ng San Juan. Nandito rin sina Irvic Vihandre, Renren Retualo at Don Alado. Sa naging panayam kay Councilor James Yap, mananatiling sa pampalakasan ang pagtutuunang pansin nito para sa susunod na termino niya. Para sa ikatlo at huling termino ni Mayor Zamora, ilan lang ang pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH, pagpapatayo ng multi-level sports complex, crematorium at columbarium, maging ang free wifi sa kabuuan ng San Juan sa plataporma o Manila. Pagkatapos nga ng paghahain ng team makabagong San Juan aspirants ay agad silang dumiretso sa COMELEC NCR office upang makapaghain naman si Congresswoman Bella Zamora. Cheryl, sa ngayon, nandito pa rin ako sa labas ng COMELEC sa San Juan. Nag-iintay tayo hanggang 5 p.m. kung may makakatapat nga ba o kung sino nga ba ang makakatapat ni Mayor Francis Zamora. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journo Denise Valdesancho. Sa Cebu, naghain na ang kandidatura si Governor Gwen Garcia. Para sa update live na magbabalita, si One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Ayon to Cheryl, walang running mate si incumbent Cebu Governor Gwen Garcia nang maghain ng kandidatura bilang third termer dito sa COMELEC Cebu Provincial Office.
Kasama niya ang kanyang mga anak at mga kaalyadong alkalde sa ilalim ng One Cebu Party at ng at mga provincial board members. Iginit naman ni Garcia na ang One Cebu ay patuloy na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Si incumbent Vice Governor Hilario Davide III naman, hindi kaalyado ni Garcia pero hindi siya muling tatakbo pagka vice gobernador dahil sa raw ay gusto maging congressman sa ikalawang distrito ng Cebu. Inaasahan siya mag-file ng kanyang COC ngayong hapon. Sa Lapu-Lapu City naman ay nag-file na rin ng kanyang COC for re-election si Mayor Jonard Chan at kanyang asawang si Cindy Chan na magpapare-elect din pagka-congresswoman sa Lone District ng Lapu-Lapu. Sa Cebu City, formal nang nag-anunsyong tatakbo si acting Cebu City Mayor Raymond Garcia pagka-alkalde ng Cebu City. Pero ang kampanya ni dismissed Mayor Mike Rama nag-file din ng petition for certiorari and prohibition sa Supreme Court para pigilan ang pag-implement ng dismissal order laban sa kanya. Ang grupo naman ni dating Mayor Tomas Osmeña ay maghahain din ng mamaya ng kanilang COC. Si Osmeña ay tatakbong Vice Mayor at ang kanyang kalyadong si City Councilor Nestor Archibal ay ang kandidatong pagka-alkalde sa ilalim ng Bando Osmeña, Pundok, Kauswaga. Padayon na magtanaw din sa 1PH para sa mga bagong kalambuan sa politika ngani sa Subo. Balik sa iyo, Sherry. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Todo higpit ang seguridad ngayon sa Bangsamoro region dahil sa tensyon kasunod ng pagkalas ng ilang political clans sa kanilang alyansa. Live mula sa Buluan, Maguindanao del Sur, magbabalita si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang sitwasyon dyan? Sheryl, ilang araw bago magtapos ang filing ng Certificates of Candidacy, bigla nagkaroon ng pagbaligtad sa itinuturing na Family Alliance dito sa Maguindanao Provinces. Ang Family Alliance ay binubuo ng iba't ibang mga kilalang pamilya o angkan dito sa Maguindanao na nagsama-sama nitong mga nakaraang eleksyon. Sa pangunguna ng mga mangudadato, layo nito na matigil o di kaya mabawasan ng rido o awayan ng magkakaanak, pati na mga hidwaan ng magkakalaban din noon sa politika. Lahat sila ay kasapi rin ng tinatawag na BARM Grand Coalition na binuo naman para sa mangyayaring parliament election din sa Mayo. Pero nitong linggo ng gabi, biglang bumaligtad o tumiwalag ang ilan sa mga founder din ng grupo. Yan ay ang mga pamilya Mastura, Midtimbang at Sinsuat. Ang mga umalis sa pamilya, inendorso naman ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP na political party ng Moro Islamic Liberation Front o MILF bilang kanilang kandidato sa eleksyon. Nakatakdang maghain ngayong araw ng kanilang kandidatura bilang gobernador ng Maguindanao del Norte, si Sultan Kudarat Mayor Tukaw Mastura. Makakalaban niya si dating Test the Chief Suharto Teng Mangudadatu na asawa ni Governor Bay Mariam Sangki Mangudadatu. Si Bay Mariam ay re-electionist naman sa pagkagobernador sa Maguindanao del Sur at makakalaban naman ngayon ni Ali Midtimbang, ang tatay ng kanyang kasalukuyang Vice Governor na si Nathaniel. Maglalaban naman sa pagkabisa-gobernador sa Maguindanao del Norte sina Bay Aini Sinsuat at Bay Sandra Sema na parehong inendorso ng UBJP. Sheryl, sa ating maikling panayam kay Governor Bay Mariam Sangki Mangudadatu, ang sinasabi niyang dahilan kung bakit doon nagkawatak-watak ang Family Alliance ay dahil sa panghihimasok at pakikialam di umano ni Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Kaya naman ang hiling nila at panawagan ay magbitiw daw sa pwesto ng si Lagdameo at huwag panghimasukan ang politika dito sa BARM. Sa ngayon, meron tayong natanggap ding impormasyon, bagamat wala pang kumpirmasyon mula mismo sa COMELEC, nagkakaroon din ngayon ng tensyon sa bayan naman ng Sheriff Agua kung saan nagkaroon ng pamamato sa mga sasakyan at pangaharang sa gate doon sa naturang bayan sa COMELEC Satellite Office doon. Sheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Formal nang nanumpa bilang bagong Interior Secretary si Cavite Governor John Vic Remulla. Sa harap mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, nanumpa si Remulla bilang DILG Secretary. Ayon kay Remulla, tinanggap niya ang appointment para makatulong sa bansa. Matagal na raw kasi niyang adhikain na palakasin pa ang kakayahan ng mga pulis at mga lokal na pamahalaan. Makakamit daw ito sa pamamagitan ng consensus building, community empowerment at pagpapalakas ng civic responsibility. Pinalitan ni Remulla sa DILG si former Secretary Benhur Abalos na tatakbo na sa pagka-senador. Samantala, tatakbong gobernador ng Cavite, kapalit ni John Vic ang anak ni Secretary Boying Remulla at provincial board member ngayon na si Abeng Remulla. Back to
back-to-back songs ang hatid ng singer-songwriter na si Kai Del Rio sa kanyang electrifying comeback sa music scene. Comeback nga ba? Parang nararamdaman naman natin siya all the time. Kaugnay niyan, syempre, live na live si Kai dito sa studio. Hi, Kai! Hi! Hi, MJ! Happy birthday! Thank you so much. Oh my gosh! Just yesterday, yes. So, parang ang daming blessings sa birthday mo. I know. Tinaiming ko talaga para sa birthday ko, marami na akong ginagawa. Busy-busy na. I love it. Yeah. So, let's talk about your comeback. 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 Yeah. Pero ang dami mo, you've been busy, you've been collaborating with Sponge Cola. Yes, yeah. And other artists as well. Pero why do you say this is a comeback? Kasi feeling ko, diba, I came out in the scene 10 years ago. 2014, yes. Doon ako nag-reality show. And then that's when I came out with my first few songs. Pero naudlot kasi siya because I took a detour. I joined the band, medyo mas behind. I mean, I wasn't the vocalist. Parang, so it took me about 8 years to finally parang tell myself, parang I feel like there's something I need to say. So that's when these songs came out. Nung pandemic, syempre, we were all figuring out our lives, and then sabi ko, I think it's time for me to do the solo thing again. Mm-hmm. So it took me a couple more years to finally record it, and then find people to work with, and then now lang talaga it felt like the right time to make a comeback. Pero it feels more like my debut nga. Why? I don't know, kasi feeling hindi ko talaga na properly promote yung first time around. So, parang ngayon lang talaga you're may... You're doing the rounds. I'm doing the rounds. I'm doing it properly. I have a team. So, ganun lang. Parang it feels like the first time. Wait, what do you want to say? Ano yun? Yung para as a female artist, what was it that you wanted to say? Parang, well, you'll hear it in the songs. Uh-huh. Pero yung feeling ko lang, I just want to empower, especially younger female musicians, na it's okay to be fearless. It's okay to be brave, to stand alone. Yung parang... Kasi usually yung uso sa atin, dapat mahinhin, dapat quiet ka lang. Pero for me, hindi na uso yun. In this day and age, I think women need to, you know, stand up for what they believe in, speak up more than anything else. And yes, that you shouldn't be afraid, basically. And speaking of, marinig namin sa mga songs mo yun. Kai, yes. Ano ba yung favorite line mo sa kanta na to that you feel like yun yung sumasapul sa message na yun? I think the first line I wrote in this era, diba? Era, I love it. Yung start ng chorus of Ang Nag-iisa, which is, di ako natatakot tumayong mag-isa. So yun lang yun. Parang it was the statement I made na parang, okay, ito na ata to. Matapang, it's my matapang season na ata. I love it. Yeah. Can you sing a few lines if it's sige. Okay? Kasi nag-birthday ako. Oo nga eh. Tumodo ka ba sa karaoke kagabi? Hindi naman. Todo lang yung gigs nowadays eh. Pero it goes, di ako natatakot tumayong mag-isa. Kung pwede lang matagal ko na itong ginawa. Dahil ako ang nag-iisa. Wow! Yeah. Alam mo, feeling, parang gusto ko to for a Tagalog Disney princess movie. That's really my dream. Actually, when I wrote it, sabi parang ko, ayoko mag-gig, gusto ko mapunta siya sa teleserye or sa movie or something. Alam mo, yung feeling ko, parang umaakit ako sa hill, tapos umiiyak, tapos parang may pinagdaanan akong challenging. Yun yung ginagawa ko habang sinusulat ko. Oh my gosh! I love it! Oh, wait lang. Sobrang successful mo sa music scene, your brother nasa art scene. At syempre, nasa news tayo, tatanungin ko, kasama ka sa COC filing ng tatay mo kahapon. Yes. Oh, diba? Paano mo na-separate yung yung bone na yun sa body mo, di ba? Parang malayong-malayo kayo sa politika. Yes. Para sa mga hindi nakakaalam, daddy niya si Gringo Honasa. Yeah. Okay, baka hindi niyo po alam. Ayun. So, parang feeling, kasi lahat kami magkakapatid arts eh, arts and music. Yes. And, parang, at nag-aral ka talaga ng arts and music. Since a college of music. From here to Boston. Yeah, ano, yung brother ko sa Boston. Boston. Ako sa UP. Oo. UP music. Tapos, parang, I don't know, yung dad, yung parents namin nag-encourage na arts talaga kami. I feel like, siguro, ayaw nila talaga sumunod kami sa footsteps nila. Uh-huh. And then, so when we're together, mas yung dad ko yung black sheep. Uh-uh. Kasi diba sinasabi nila, oh, political family, ganyan, mga Honasan. Uh-oh. Uh-oh. Pero parang lima kami na puro arts, na siya lang yung mag-isa. Para siya yung iba. Oo, so kami lang yung, no, we're actually a music family, tapos siya lang yung, yun, siya nga yung naiba. So, I think it's a conscious decision on our part na pag home life, hindi namin in-involve sarili namin dun sa politika. Pero walang nalalapit sa inyo? Zero. Zero? As in zero, I feel hanggang like, ngayon! Kasi honest si Papa sa, it's a very difficult
world to be a part of yung politics. And he's very honest with what it entails. So kami parang dito na lang kami sa arts. Parang he wants his children to create beautiful things. Wow. So yun yung goal niya. And yesterday parang I feel like last na talaga niya to eh. He's getting older. So sabi ng mom ko, samahan niyo parang yeah, you know, sa birthday mo, sinamahan mo ah. It's 4 a.m. kami nagising. Oh, first, I love first it. Siya in line. I think naghintay siya buksan yung COC filing tent. Grabe. Venue, ganun. Ay, but anyway, wait lang. So yes. Please promote your song. Magkakaroon ka ba ng bagong album? In the works, yeah. In the works. Yeah. But of course, please promote sa namin. Pwede pakinggan. Mag-vlog ka na ba? May mini-vlog ka na, yeah, di ba? Yeah, I'm just doing random things. So you can follow me everywhere on IG, TikTok, Facebook. Hanapin niyo lang Kai Del Rio. And then you can look for the songs on Spotify, Apple Music, YouTube, wherever you find, wherever you stream music, just look for Kai Del Rio. The songs are Storm Like Me and Ang Nag-iisa. So just stream it all day long. I love it. Para ma-imagine yun na Disney princess niya. Oo nga. Thank you so much, Kai Del Rio, everybody. Thank you. At pinag-usapan na rin natin yung mga filers, o celebrity filers naman. Ang daming umiksena kahapon, ha? Mula kahapon hanggang ngayon, marami pang humahabol. Kabilang na nga po ang national artist at superstar na si Nora Honor, na second nominee ng People's Champ Party List. Konsehal naman sa Angeles City, Pampanga, ang tatakbuhin ng aktor na si Alger Abrenica. Si kagawad Alma Moreno, sinamahan naman ang anak na, of course, si Yoj Marquez, na nag-file ng COC sa pagkakonsehal sa Paranaque. Si Rosel Nava, nakatatlong termino na sa pagkakonsehal at papatokbuhin naman ang kanyang mister na si Alan Fordan. At kakandidato rin ng konsehal, si Abby Viduya, na papalitan ng mister na si Jo Marie Iliana. Sagot nila sa mga nagpapatutsada, hindi lang sila basta sasabak sa politika dahil pinag-aralan din daw nila ito. Isa sa mga nagpaalala sa mga kapwa-artista na alaming maigi ang pinapasok na trabaho sa politika ay si Quezon City Councilor Aiko Melendez, na nang tanungin siya no, kung sino nga ang pinatutungkulan niya rito, eto, may sagot siya. So I guess it's being equipped. Like I've said, wala namang masama kung artista dahil maayos na trabaho to, dissenting trabaho to, hindi to pagnanakaw. So they have all the right to run. Ang pakiusap ko lang para magtiwala ulit sa atin ng taong bayan, pag-aralan nyo yung pinapasok nyo. For the past 3 years, I've been studying, I've been going to City Hall, pinag-aralan ko lahat. Mamaya, may round 2 pa tayo. Si Nanay Gloria naman ang himalan. Hindi nyo makakasama natin live na live. At meron pa, wait guys, eto na, Willie Revilla, may posibilidad nga bang tumakbo rin sa halalan? Yan ang aabangan! Dito po yan sa One Balita Pilipinas. Magandang tanghali mga kapatid. Ipinagdiriwang ngayong buwan ng Oktubre ang National Teachers Month. Ito ang panahon para pasalamatan at parangalan ang ating mga naging guro o naging pangalawang magulang sa eskwelahan. Kung may mensahe ka sa iyong favorite teacher noong nag-aaral ka pa, anong sasabihin mo sa kanya? Tara, samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Shoutout nga pala kay Ma'am Sida. Mahal na mahal ka namin. Maraming salamat kasi ko yung gumabay sa amin ng grade 12 kami. Maraming salamat, Ma'am. Thank you po sa mga knowledge na sinare niyo po sa akin na hanggang ngayon is nagagamit ko sa mga OJT ko, sa mga trabaho na ginagawa ko. Ma'am, sir, thank you so much po sa pagtuturo niyo po sa amin kahit na yung section po namin noon, yung pinakamaingay at yung medyo magulo. Maraming salamat po sa pasensya niyo po at sana ho you're still in a good condition and mahal po namin kayo. Salamat sa maraming aral na naibigay sa pagtuturo. Hi Ma'am Miss Tony Rose, alam mo po, ang bait mo. Sana po hindi mo kami nakalimutan nung medyo kalikutan namin. Sana ipagpatuloy lang po nila yung kung ano yung nasimula nila noon hanggang ngayon po. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Round 2 na po tayo ng showbiz. Kaabang-abang yung mga susunod na mangyayari sa kapatid-serya na Ang Himala ni Ninyo, lalo na't ilang residente ng Bukang Liwayway ang
natangayan daw ng pera. Oh my gosh, syempre, di ba? May makakausap tayo live sa studio. Ang nag-iisa, Miss Lilette Esteban, na gumaganap din si Nanay Gloria. Sa sintonado pa ako, teka lang. I love it. Yun. Oo nga. Oo, madam. Kamusta naman? Hello. Kamusta ang himala ninyo? Congratulations first and foremost sa napakamatagumpay na takbo nito. Eh, parang pangalawang linggo pa lang, ano? Salamat po sa lahat ng nagsusupport sa show namin. And salamat sa Media Quest and Cornerstone for letting me be part of it again. Gusto lang kami maintindihan si Nanay Gloria. Ano ba tumatakbo lagi sa isipan niya pagkasama niya yung anak niya? Diba? Parang nawawala. Ano ba? Ang motivation naman ni Gloria ever since sa ninyo pa lang is to provide for her children. Kasi lumalabas parang single mom siya eh. Diba? Oo. So, yun palagi yung driving force kung bakit niya ginagawa yung mga ginagawa niya na nakakainis, pero maiintindihan mo eventually bakit niya ginawa sa ninyo pa lang. And actually, maganda rin yung representation ng hindi perfect na mga character. Because that's just how life is. Hindi naman talaga siya perfecto. Mm. Pero it's still, yung Ang Himala ni Nino, it continues to give hope. Diba? Yes. Especially with Nino, Zion, and the whole gang. How do you feel dito sa latag ng prequel ng Ang Himala ni Nino? Okay naman siya. Gustong-gusto namin siya. Kasi maganda yung story about love, faith, of course, dahil alam natin na title pa lang Ang Himala ni Nino. Hindi naman siya makakapaghimala, kundi siya kakalooban ni Lord ng himala. So, merong bigger force na pinanggagalingan yung himala. So, ang kinaganda no, nasa sentro pa rin talaga si Lord sa story ng Nino, just like sa Nina. Pero ang ganda dahil maraming bagong characters na nakilala nila kasi tsaka second parang, week na. Oo, tsaka parang buong-buo yung each character. Ano? So, mas marami pa ba kami makikita sa backstory ni Nanay Gloria? Actually, yun sa ibang characters, marami. Bawat character, meron silang backstory, meron silang pinaghuhugutan. Yung sa akin, lumabas na siya sa Ninya-Ninyo before. Yes. Pero this week, abangan ninyo yung character ko. Marami rin siyang pagdadaanan. Oh my gosh! Yun na talaga yun! Mabigat! Diba? Grabe! But anyway, Miss Lilette, mag-vlog ba kayo? Ano ba pinagkakabalahan nyo during your downtime? Pag hindi kayo ang himala ni Ninyo. Kakatapos lang, nagkaroon ako ng dalawang bar tours. Wow! Puro 80s songs yung kinakanta namin. Kaya pala kayo, sabi mo 80s, yung kinakanta mo ba yun? Yung Gloria. Gloria! O, diba? Malapit na. Malapit na! Kakatapos lang, dalawang tours namin. Okay. It's a bar tour na hindi lang siya 80s, kumbaga, ang pinaka... motivation namin kung bakit namin ito ginawa is also to support our missionaries. Maraming salamat dun sa lahat na nanood. Ang saya-saya kasi para talaga siyang party ng mga titos and titas of Manila. So sana follow nyo yung mga social media accounts ano po yun? TikTok, Lilette Official, Instagram, Lilette Official. Napaparod ko nga kayo. Alam mo, nahahagip ako ng pagkanta niya sa TikTok. Nakikita mo. Puro throwback. For a good cause, di ba? Bonggang-bongga. And last question, how do you feel about the revival sa mga bata ng 80s? Speaking of, the usong-uso, di ba? Parang sobrang updated. Nakakatuwa. Kasi sa totoo lang, napaka-ganda ng era ng 80s eh, di ba? Yung mga songs niya, hindi pare-pareho. So, ang dami mong pagpipilian. So, nakakatuwa. Dahil meron din ako mga naging na fans sa Ninya-Ninyo na mga Gen Z. Oo, exactly! Nandun sila sa show. Pumupunta sila, dumadayo from Cavite, from Bulacan. So, nakaka-touch naman. And gusto nila yung 80s songs. I love it. Ayan. But of course, eto na nga. Thank you so much, Miss Lilette. Please invite everybody to watch Ang Himala ni Nino. Yes, iniimbitahan ko po kayong lahat ng mga nag-support sa Ninya-Ninyo dati. Sana po, supportahan nyo rin po itong show namin. Ang prequel, Ang Himala ni Nino, mula Monday hanggang Friday, 11:15 a.m. araw-araw po, dito lang sa TV5 at yung mga online din natin, syempre. Of course, yes. So, sana po supportahan ninyo. Maraming mapupulot na aral yung mga anak ninyo. So, mga mommies, daddies, encourage nyo po yung mga bata na manood. Thank you so much, Miss Lilette. Thank you. Ito naman sa ibang balita, tila nagpahiwatig naman daw, natatakbo sa eleksyon si Willie Revillame. Kahapon po sa programa niyang Will to Win, nanawagan ng dasal si Kuya Will kaugnay sa gagawin daw niyang desisyon sa kanyang buhay. Kung wala raw siya sa show mamaya, alam na, ibig sabihin, mas marami pa raw siyang maitutulong sa mga Filipino. Hindi yan idiritalya ni Kuya Will, pero deadline na kasi ngayong hapon ng paghahain ng Certificates of Candidacy. So, abangan lang po natin hanggang mamayang 5 p.m. ang sagot. Papasok ba siya sa Will to Win o hindi?
gosh. Anyway, guys, yun muna yung latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balitaang Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.